Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay nalalapit sa mga tao na kumbaga hindi naman makakatulong sa inyo at lagi na lamang kayong pinakikialaman ng inyo pong buhay? Ganon din po yung mga masasamang pag-uugali ng ibang tao at ganon din po yung tipo na lagi kayo napapahamak sa kanila or kaya yung tipo na hindi nyo gusto sa kanila pero lapit sila ng lapit sa inyo na ang dama nyo ay kakaiba na parang kayo ay mapapahamak sa kanila or meron silang intensyon na hindi maganda sa inyo. Kapag po may mga ganyang sitwasyon kayong pinagdadaanan, huwag po kayong mag-alala mga bossing, huwag po kayong matakot. At marami po mga iba't ibang mga pamamaraan na pwede nating gawin para mag-throw away po ang mga yan, para hindi na tayo muli pa nilang pakailamanan or kaya para hindi tayo mapahamak sa kanila or kaya yung taong napakasungit or kaya po yung tipo ba na maaaring kayo ay kumbaga nagkakaroon na kayo ng problema sa kanya pero gusto niyo siya na layuan kayo ng kusa na hindi kayo mag-aaway. Mga bossing, marami po tayong pwedeng gawin. Basta naniniwala lamang kayo sa mga ganitong pamamaraan. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ang i-share ko po sa inyo ay para doon sa mga tao na tipong para wala kayong away, lumayo lang po siya sa inyo. Yung parang wala ng diskusyon, wala ng mga magaganap na mga ganong sitwasyon na siya po mismo ang kusang lalayo. At kung kayo po ay tingin nyo ay mapapahamak po kayo sa kanya ay hindi po masama na gawin nyo po ito. Or kaya po ay para hindi ka na niya pakailamanan or kaya para hindi kayo mag-away kung kayo po ay may pinagsamahan pero hindi kayo ano yung kalooban nyo sa kanya na gusto nyo siyang lumayo na lamang po sa inyo. Marami pong iba't ibang mga pamamaraan. Kagaya po nito i-share ko sa inyo, ito po isa sa mga napakabisa. Ganito po mga bossing ang inyo pong gagawin. Kumuha kayo ng isang papel. Isulat nyo dito ng 3 beses ang kanyang tunay na pangalan at apelyido. Pagkatapos po nito mga bossing, kumuha ka ng mas mainam, mas marami para epektibo. Halimbawa, 1 kutsarang paminta, tapos 1 kutsarang asin. Tapos imix nyo lamang po yan dyan sa kanyang pangalan at apelyido. Doon sa papel, imix nyo lamang po ito. Tapos sumarap ka po sa may silangan na 6:37 hanggang alas 8 po ng umaga. Mag-wish ka po na kung ano yung mga gusto mong maganap sa inyong dalawa. Halimbawa, lumayo na po siya, or kaya huwag ka na yung pakikialamanan, or kaya po ay yung tipo ba na hindi kayo mag-aaway pero magkakaroon kayo ng ilangan na tipong siya mismo ang lalayo sa inyo. Yung mga ganong sitwasyon, mga bossing, kara mahirap po yung may mga ganon na hindi mo lang siya madiretsa pero at totoo ay gusto mong umiwas sa kanya, gusto mo siya na lumayo sa inyo kasi parang kayo po ay napapahamak na sa kanya, yung mga ganon. Basta i-wish nyo po ang lahat ng nais po ninyo kapag may ganyan kayong sitwasyon. Ito po ay pag-throw away sa mga tao na kumbaga hindi makakatulong sa atin at maaaring mapahamak pa po tayo. Pagkatapos po nito mga bossing, mag-wish ka ng lahat-lahat ang inyong nais kasi dito po sa mga ganitong mga pamamaraan, kailangan po dito ay walang gamit na sana. Tapos yung labis-labis ang mga pag-wish po ninyo. Kasi wala naman po itong bayad at kailangan lubos-lubusin po natin. Malay natin yung ating hihilingin na labis-labis ay biglang matupad. Pero mga bossing, lagi nyo po tatandaan, huwag po kayong mag-wish ng masama po sa kanya. Kasi ang mga tao nag-wish ng masama sa kapwa, may balik din po ito mga bossing. Kaya kung kayo galit po sa kanya, gawan nyo na lang ng ganito, pero huwag kayong mag-wish ng masama. Halimbawa, sabihin nyo na lang na huwag ka na lumapit sa akin kasi hindi naman masama yon. Kasi ayaw nyo nga po na baka kayo nga ay mapahamak sa kanya. Huwag ka na lumapit sa akin, lumayo ka na at huwag na muli kitang makita pa. Yung mga ganon. Or kaya basta huwag po mga negatibo ang inyo pong i-wish mga bossing ha. Kasi may balik po yan. Ngayon po mga bossing, ang gagawin nyo po ay titiklopin nyo po siya pagtapos nyo po mag-wish. Pagkatapos po nito, ilagay mo ito sa plastic ng yelo or kaya yung maliit lang na plastic. Ibuhol nyo po ito mga bossing at ito po ay itapon nyo sa malayo. Yan po isa sa mga napaka-epektibo na pamamaraan at kayo po mismo makakaramdam na ang taong ito na ayaw nyo lumapit muli sa inyo ay kusa ng lalayo. Siya po yung kusang, kumbaga walang pag-aaway na naganap, basta
ayaw niya na rin sa inyo, hindi ka na rin niya pakikilamanan. Basta separate kayong dalawa, walang pakikilamanan. Yan po, kung kayo po yung may mga ganyang sitwasyon, dahil ako may bossing na talaga namang problema-problema po nila ang kanilang kapitbahay na talagang lagi silang pinakikilamanan. Lagi silang nag-aaway. Ngayon po, kung kayo may problemang ganyan, yan po igawin nyo para parang wala nang pakikilamanan, para walang away. Mahirap po yung magkakaroon pa ng sagutan na magaganap. Ito po ay parang pabor din sa inyong dalawa. Para kayo ay makusang lalayo nang walang away. Kung kayo po ay isa sa mga may ganyan sitwasyong pinagdadaanan, dahil marami-rami rin po yan, meron din akong bossing na OFW na may problema sa kanilang kasama, sa kanilang trabaho, ay ganun din po inyo pong gawin. Basta yung tipo na feeling ninyo ay kayo'y mapapahamak sa kanya, gawin nyo po yan, pero huwag kayong mananalangin ng masama. Pwede kayong mag-wish ng iba pang mga parang yung matindihan, pero hindi negatibo. Matindihan na ayaw mo nang makita yung kanya itsura, gusto nyo na magkanya-kanya kayo, yung mga ganun, huwag na lang kayong magbatian. Ayun, yung mga ganun matindihan, pero yung mga ibang negative, huwag po kayong magbibitaw sa inyo pong bibig, kasi malas po yun. Kaya kung kayo po mga bossing ko ay isa sa mga naniniwala sa ganito, huwag na po kayong magpatumpik-tumpik pa. At baka kayo po ay mapahamak, at kasi habang tumatagal po yan, lalong lumalalim ang mga tensyon, pag-aaway. Kaya gawin nyo na po siya. Basta taimtim sa inyo pong puso ang panalangin, mabilis po matutupad kung ano man po ang inyong mga hihilingin. Yun lang po guys, salamat po.